Kapag ng Panginoon buong bayan ay nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes, sa 7th linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? At pawang nagkalaban-laban, mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagaglit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Sapagkat masama ang inyong layunin, humingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan,
ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan nila kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamimighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha, ang inyong kahalakhakan at ang kapanglawa ng inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag, aking liliparin ang malayong lugar, at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan, upang makaiwas sa bagong daratal. Sila ay wasakin, puon guluhin mo, pag-uusap nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karahasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo, sa lungsod na puno ng samatligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yung suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Magsitayo po ang lahat. Sa kanya lamang. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo. Sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi,
Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin ay hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Sa palagay po ninyo, tayong mga naririto ngayon, simbahan, sino ang pinakamagaling sa atin? Sino kayang pinakamagaling sa ating mga nasa? Tayong mga nasa, siguro yung mga 200 mahigit tayo dito. O, kasama ang mga nasa live, mga 500 tayo. Sino ang pinakamagaling sa atin ngayong oras na ito? Pwede ba ninyong sabihin sa inyong sariling, ako ang magaling? Dahil ako'y maraming natapos. Ako ay mayaman. Pwede ko bang sabihin sa aking sarili, ako'y pare, ako ang pinakamagaling sa ating lahat dito. Wala nang mas magaling pa sa akin. Sa mata ng sambayanan, sa mata ng mundong ito, magaling ka kapag ka maraming karugtong ang iyong pangalan. Pag yung lahat ng letter nasa ilikod ng iyong pangalan, magaling ka. O kaya may posisyon ka sa gobyerno, magaling ka. O mataas ang sweldo mo, mataas ang pinag-aralan. Sa mundong ito, yun ang magaling. Pero sa Diyos, ang magaling, yung huli, yung mababa, yung naglilingkod. Sabi niya sa mabuting balita, tinatanong niya ang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo? Ay dahil nga kilala nila si Jesus na gumagawa ng himala. Dige, pagka may kilala ka na parang makapangyarihan, ay dige kasarap maging very close. O sa ating mga tagasunod, sinong pinakamagaling? Yun ang pinag-uusapan ng mga alagad. Sa ating 12, sino pinakamagaling sa atin? Sabi ni Jesus, kung gusto ninyong maging magaling at dakila, maging mababa ka, maglingkod. So pwedeng sabihin natin, kapag maganda ang tayo mo sa buhay, oo, dakila ka. Pero sa Diyos, ang dakila, yung marunong magmahal. Kayo po ba'y marunong magmahal? Okay, nakatingin lang. Ano klaseng tingin ho yan? Marunong kayong magmahal? Oh, marurunong naman, nasagot eh. Oh. Ay, beti kayo napakataray pa rin hanggang ngayon kung marunong kang magmahal. Oh, bakit tuwing umagay bunga nga mo pa rin ang naririnig sa inyo? Tapos sasabihin mo, marunong kang magmahal. Tanyo, masama ang tingin sa inyo na inyong asawa. Oh, kita ko eh. Sabi sa iyo eh. Oh, ba't ikay damot na damot? Marunong ka palang magmahal eh. Yun ang mga tanong sa sarili. Gusto mong maging dakila sa harap ng Diyos? Paano ka marunong magmahal? Yung bang iyong kapitbahay na lagi kang chinichismis ay ano? Kagalit mo? Chinichismis mo rin? O pinagtitiisan mong makita araw-araw? O, yung bang iyong kapatid na matagal mo nang hindi kinakausap? Ko ba ay nag-message man laang?
Natango ka man lang ba pag nagkikita kayo? Sapagkat mga minamahal, kahit kayo'y lagi nang naririto sa simbahan, kung hindi ka magbabago ng iyong sarili para sa kabaitan, hindi ka matututong magmahal. Hindi ka pwedeng maging dakila. Hindi ka pwedeng maging magaling sa harap ng Diyos. Ang taong marunong lamang magmahal ng maayos ang dakila sa mata ng Diyos. Kaya kung ikay medyo matanda na at mataray ka pa rin, abay magtanong ka. Pagka ikay medyo may edad na, tapos ikay lagi pa rin galit, abay magtanong ka kung anong klaseng pagmamahal mayroon ka. Dahil baka magkabiglaan ay pagharap mo sa Diyos, patay. Anong ipagmamalaki mo doon? Pwede gan sabihin mo doon, ako ho'y nakatapos ng maraming kurso, ako ho'y mayaman. Paano mo ginamit sa pagmamahal ang iyong yaman? Paano mo ginamit sa pagmamahal ang iyong dunong? Paano mo ginamit sa pagmamahal ang iyong kapangyarihan? Hindi mo pwedeng ipagmalaki doon na mataas ang iyong posisyon sa pamahalaan. Ang kaya mo lamang ipagmalaki sa Diyos, yung nagmahal ka. At kapag nagmamahal, hindi ho laging masaya, ha? Alam niyo yan, mga mag-asawa, hindi laging masaya ang buhay pagmamahal. Tingnan niyo yan. Oh, yan ang pinakadakilang tanda ng pagmamahal. Yung kayang mag-alay ng buhay para sa iba, kahit ayaw siyang mahalin. Yun ang tunay na pagmamahal. Yung kahit hindi ka pinapansin, patuloy mong minamahal. Kahit na lagi kang napapagalitan, patuloy mong iginagalang sa ngalan ng pagmamahal. Dahil sa huli, ang kadakilaan ay kung gaano ka naging mapagmahal. Sa banal na misang ito, hilingin ninyo kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, turuan mo po akong magmahal, yung tunay na pagmamahal, upang ako'y maging dakila. Yung pagmamahal na kayang magpatawad, pagmamahal na kayang umintindi, pagmamahal na kayang umunawa sa kahinaan ng aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito. Sumasambat ng mama sa'yo, handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayatalak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa ipahitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Handa kong ialay ang aking buhay, alam-alam sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawala'y sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio.
Padre Pio, taga-Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon pong darating na Webes, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras po ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagpapahid ng langis, una ay sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa alas 5 ng hapon. Kayo rin po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. At para sa pagdiriwang natin ng 137th birthday ni Padre Pio ngayong darating na Sabado, simula po bukas tayo magkakaroon ng Triduum Masses sa alas 5 ng hapon. Ito po'y lahat Healing Mass at Healing Liturgy. Simula May 22 hanggang 24. Ang mga mangunguna po sa mga pagdiriwang bukas po ay ang rektor ng Baclaran, sa Webes ay ang rektor ng Quiapo, at sa Biyernes ay ang rektor ng EDSA Shrine. At sa darating na Sabado, ang pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, ang mga oras po ng misa, alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 ng hapon at alas 5 ng hapon. Sa alas 9 ng umaga, ito po ay misa konselebrada, pangungunahan ng Arsobispo Kardinal ng Bansang India, si Kardinal Pula. Kasama po ang Pangulo ng CBCP ng mga Obispo ng Pilipinas, si Bishop Ambo David, at kasama ang ating Arsobispo. At ito po'y Healing Mass at may Healing Liturgy din, alas 9 ng umaga. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan sa ating mga pagdiriwang para sa kaarawan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihi ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasahan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Laging ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.